mga lulupit din ang mga twisties dito sa Carcar Cebu. Sa Carcar, yan yung rotonda rito at inaya tayo ni Kapo dito sa sidewalk na tikman yung tinatawag nila na sikwadi. Ito, sikwadi na gawa sa kokwa. Yan. Alang kapartner ng sikwadi, ito, buto, na para siyang suman gawa sa malagkit. Sarap pa. Ang lasa ka po yung ano, yung ilamnam ng kokwa, yung tsokolate. Sarap! Sarap! Sikwati, kasi puto. Dapat nyo yung tikman dito sa Cebu kapag napunta kayo. Nagkaroon tayo ng abiraya, yung GoPro na ginagamit natin ay bumigay, gawa nga po ng napakalakas ng ulan kahapon. Yan, ito namang GoPro Hero 10 natin, hindi naman gumagana yung media mode. Nagahang din, so no choice. Ang gagamitin natin is itong ating Osmo Action Cam. Ito na lang yung pinaka last option natin para matuloy lang yung vlog na ginagawa natin dito sa Cebu. Buti na lang nadala ko 'yan. Ayun, buti na lang nadala ni Kapo yung kanyang extra adapter. Kung hindi talaga wala, mahirapan tayong magkaroon ng audio. So ito, hindi ko pa alam kung ito sasablay. Bahala na. Basta tuloy-tuloy lang yung ginagawa natin na pagba-vlog or adventure dito sa Cebu. Okay? Let's go. Good morning po sa inyong lahat. Nandito pa rin tayo ngayon sa Cebu at tumadaan po tayo sa mga zigzag road dito sa parte ng Carcar Cebu. Yan, meron tayong dadaanan dito na spot. Marami ko nakikita na mga riders din na tumatambay rito. Yan, merong monumento. Yan, merong viewing deck dito. Tapos may mga upuan doon na pwede nyo tambayan. Ganda ng view dito at maganda rin yung panahon. Yan, no? Mga lulupit din ang mga twisties dito sa Carcar Cebu. Oh.
solid ng mga zigzag road dito sa Carcar. Oh. Wow. Ayan, nandito na kami mga kapo sa Barile. At nakakain kami ni Kapo Unico. Kapo Unico, nagugutom ka na ba? Oo nga, kanina pa ako nagugutom, Kapo eh. May makakainan ba dyan? Meron dito sa bayan, meron dito nga hindi pang karaniwa nga pagkain. Kumbaga sa Maynila, tinatawag itong street food. Pero dito, sa probinsya ng Cebu, ang tawag dito pungko-pungko. Tara, kain muna tayo saglit, Kapo. Tsaka tanghalian na rin kasi. Okay, sige. Dito na nga pala tayo sa bayan ng Balire. Yan. So puntahan na natin itong sinasabi ni Kapo para makakain na tayo. Alright. So ito pala yung sinasabi nila na pungko-pungko. At nakikita ko doon, Kapo, parang merong ano, pork chop, no? Tapos fried chicken. Ano yung tinawag doon sa binalot ng dahon ng niyog o buko ba yun, Kapo? Ah, yan. Tinawag dyan, tinatawag nila dyan yung ano. Yan yung kanin nila na kung tawagin ay puso, nakabalot sa dahon ng nyug. Masarap yan. So dahil nagugutom na ako at nagugutom ka na rin, eh titibog muna kami. Ano? Tara, kaya muna tayo. Game. Binibentang pork chop, tapos merong yan, fried chicken, ayan, Shanghai. Ito naman yung kanin nila dito, kung tawagin naman nila ay puso. So halagang 5 piso naman ito. Ito tayo ng dalawa. So ayan, dalawang puso sa dalawang pork chop. Alright, kaya na tayo. Ito po, negative po pa dyan. Dito talaga ako umahangay, no? Yung pagbalot nila ng kanin, pag tinatawag nilang puso. Pinabalot nila sa dahon ng buko. So, nabibiyakin mo siya para makuha mo yung pinakakanin. Kumbaga sa Bulacan, yung binalot naman sa dahon ng saging, yung balisoso. So dito naman, puso naman ang tawag dito sa Cebu. Mga lugar na pinupuntahan natin, hindi lang yung mga magagandang tanawin yung pinapakita namin sa inyo, kundi yung mga pwede ninyong makain sa mga bayan o probinsya na ating pinupuntahan. Sarap nito, pork chop. Shanghai. Gulay ang loob. Sarap. Okay, matapos natin kumain doon sa bayan ng Balire, masaya yung tinatawag nga nila na pungko-pungko. Grabe, sobrang sarap nung kinain namin ni Kapo doon. At sobra talaga akong umanga doon sa kanin na binibenta nila na tinatawag na puso. Yung effort na ginagawa nila para lang mabalot yung kanin na yon sa dahon ng niyog o buko, eh nakakamangha talaga. Tapos mabibili mo lang siya ng mura. Halagang 5 pesos lang. Imagine, 5 pesos. Sa mga restaurant na mamahalin,
or kahit sa mga karinderya, bibili mo ang kanin, minsan 10 pesos, minsan 15, 20, meron pang 50 pesos na cup price, no? Depende sa lugar na kakainan mo. Kaya sobrang nag-enjoy ako dito sa Cebu. Nakakain ka na ng masarap na pagkain sa murang halaga. Wow! Coastal na tayo. Sa pinakababa, oh, matatanaw nyo na yung dagat. Ito nga palang lugar na to, ito yung pinaka-south na probinsya ng Cebu. Sarap tumambay dito. Ganda. Andito na po tayo sa kabayanan ng Tumanhug. Yan, tugmasan nyo lang po ang itsura ng bayan dito ng Tumanhug. Oh. Oh, lapad na kalsada rito. Oh. At nakakaramdam din ako ng antok. Ay! Andito na po tayo ngayon sa munisipalidad ng Ronda, probinsya ng Cebu. Pasok muna tayo dito. Mga silong at mga itip. Antok na antok talaga ako. Tulog muna tayo dito. Ganda yung lugar na to. Magpapatila lang muna tayo ng ambon. Magpapahinga. Then after that, tutuloy na tayo sa biyahe natin. Tapos po nating magpahinga doon sa parke ng Ronda ay magpapatuloy na po tayong muli sa ating paglalakbay. Alright, welcome to Municipality of Alcantara. Yan, papasok na tayo sa bayan ng Alcantara dito sa probinsya ng Cebu. Alcantara Public Market. Yan, ito na yung pinakakabayanan sa bayan ng Alcantara. Maganda yung pinapakita namin sa inyo yung bawat bayan na ating dinadaanan dito sa probinsya ng Cebu para masisilip nyo din kung ano yung itsura ng mga lugar dito. Ayan, meron kayo dadaanan dito na simbahan. Nakikita ko na napakasimple lang ng lugar na to, no? Dito sa parte ng Cebu South. Kumpara doon sa Cebu City na talagang may kukumpara mo yung lugar na parang nasa lungsod ng Maynila. Alright, andito na tayo. Welcome to Moalboal, Dagway sa Paraiso. Yan. So siguro
dito na kami mag-i-stay ni Kapo sa bahay ng Moalboal. Meron daw kaming dagat na pupuntahan dito. Dito na tayo sa mismong pinangakabayanan ng Moalboal. Ito yung pinaka-munisipyo dito. Moalboal Municipal Hall. Ayan o. I love Moalboal. Ito yung lugar na titirahan natin, kaibigan ni Kapo, dito sa Moalboal. And sabi ni Kapo, meron daw magandang beach dito sa bahay ng Moalboal, kung saan dito tayo mag-i-stay for overnight. And tomorrow, ay itutuloy natin yung biyahe natin dito sa Cebu. Marami pa tayong pupuntahan dito sa probinsya ng Cebu. Alright, matapos po natin ibaba yung mga gamit natin doon sa bahay na tutuluyan natin dito sa Moalboal, ngayon po ay sasamahan tayo ng mga kaibigan ni Kapo dito sa Moalboal sa isang magandang karagatan dito. Mula po doon sa bahay na tutuluyan natin hanggang doon sa White Beach na pupuntahan natin ay nasa 2 kilometers lang. Grabe, bagong adventure, bagong mga kaibigan. Ganyan po talaga kapag kayo ay pumupunta sa mga lugar na bago, nagkakaroon kayo ng mga bagong kakilala at nauwi na rin sa pagiging magkakaibigan, no? Mga sikat itong lugar na pupuntahan natin, no? Mga foreigner, no? Dami. Ang dami ng mga beach resorts dito, oh, na madadaanan, tas mga kainan. Tingnan natin kung gaano ba kaganda yung karagatan dito sa Moalboal. Okay po, andito na tayo ngayon sa Panagsama Beach kung saan natagpuan po ito sa bahay ng Moalboal, Cebu. Maputi rin po ang buhangin dito at napansin ko na maraming mga turista ang nag-snorkeling dito. Marami rin kayong makikita dito ng mga bangka dahil meron ditong isla na pwede niyong puntaan, island hopping. Yung isla na nasa likod ko, yung tinatawag nilang Pescador Island. And may nakikita rin ako ditong mga floating cottages kung saan doon sa floating cottages, pwede kayong mag-stay doon, pwede kayong kumain doon, at the same time, pwede kayong maligo at pwede rin kayong makapag-dive sa karagatan. Yan, kung kayo po ay mapupunta rito sa bahay ng Moalboal sa Cebu, pasyalan nyo din po itong Panagsama Beach at mag-i-enjoy din po kayo sa napakagandang karagatan dito.
tayong ipasyal sa Panagsama Beach dito po sa Moalboal, Cebu, ay dinala po tayo ng ating mga kaibigan lokal dito. Yan, yung mga kaibigan natin, upang ipatikim naman po yung halo-halo dito sa Moalboal. So, ang presyo nga pala ng halo-halo na ito ay 70 pesos. Special na siya. Meron siyang mga iba't ibang lasing sahog. Merong langka ice cream sa ibabaw, merong steak o merong saging. Hindi lang sa pagkakaroon ng magagandang tourist destination ang Cebu, mag-i-enjoy din sa pagkain nila dito. Matapos tayo makatikim ng halo-halo dito sa Moalboal, dumiretso agad tayo dito sa lugar kung saan dito maraming tisinda ng ihaw-ihaw. Sanyo, magkano po itong ano? Yes, dito ka. 10 piso. Tapos ito yung barbecue. So kung gusto naman, ito po yung may taba. So dalawang klase yung barbecue nila dito. Isang malaman, tapos may mga halong taba yung isa. Meron ding hotdog dito. At isa sa talagang gusto ko matikman dito sa Cebu, dito sa Moalboal, is yung chorizo. Yan, chorizo. Sabi ni Kapo, ay isa daw ito sa talagang masarap dito sa Cebu. So, kailangan natin ito matikman.